Narito po ang pangunahing sangkap at mga gamit na gagamitin natin sa ating paggawa ng creamy leche flan. Ito po, gatas na alaskang pula, dalawang malaking malapot, apat na malabnaw na malaking gatas na alaska, and then 16 pieces of egg, yolk, wala pong puti, tatanggalin po, puro pula lang. Gagamit po tayo ng sugar. And of course, ang ating pong gagamiting mga gamit, pang measure, at pang mix, pang halo, at saka po yung aluminum foil. Ito po ang ating gagamiting llanera. Ang ating pong leche flan, tansyado ko na po ito sa mailang nakaraang buwan o taon dahil ito po ay dati kong business. Ipapakita ko po sa inyo kung paano ang aking paggawa ng ating creamy leche flan na simpleng-simple po ang ating sangkap. Una pong gagawin natin, ito pong ating llanera. Lalagyan po na po natin ng 1 tablespoon of sugar. Ito po yung ating gagawing caramelize. Lagay po natin sa ating mga llanera. Tansyado ko po ito sa apat pong gatas na malalaki at dalawang malabnaw. Magagawa po siyang 6 na llanera. Caramelize muna po natin ang ating sugar sa ating llanera. Ayan po, sindihan lang po natin siya ng slow fire. And then, i-caramelize muna po natin ang ating 1 tablespoon of sugar sa ating llanera. Hanggang maging golden brown po siya. Sa tagal ko na po nagluluto at nag-business ng leche flan, alam na alam ko na po kung ilan ang magagawa sa ating gatas o llanera. Sa isang malabnaw, slow fire po para hindi masunog. Sa isa pong malabnaw na gatas, malapot po palang gatas at dalawang malabnaw, gagawin po nating 8 egg yolk ang ating leche flan. Yung po ay puro pula, wala pong halong puti. Kaya apat po na ating gatas na malabnaw at dalawang malapot, 16 eggs po ang gagamitin natin. 8 + 8, 16. Now, as you can see, na-caramelize na po yung ating asukal sa llanera. Palalamigin muna po natin siya. Ganyan din po ang gagawin natin doon sa 5. Konti lang po. Asa sa inyo po kung ilang tablespoon ang gagawin yung caramelize. Ako po kasi ang ginagawa ko, tansyado po ako. Yung iba po kasi dahil diabetic, ayaw ng matamis. Sobrang tamis. Tama lang po yun sa akin. Kaya 1 tablespoon lang po ang nilalagay ko sa ating pagka-caramelize. Ayan, brown na po siya. Palamigin lang po natin habang titimplahan po natin yung ating gagawing leche flan. Ngayon po, na-caramelize na po yung ating sugar sa ating llanera. Ayan po, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, yung pong gatas na 4 na malabnaw, 2 malapot, at 16 na itlog ay magagawa na 6 na llanera. Ngayon naman po, umpisahan na po natin ang paggawa ng ating leche flan. Ito po, yung 8 egg yolks, puro pula. Ibit muna po natin siya. Remember po, pag naghahalo po tayo, gagawa tayo ng leche flan o cake, isang halo lang po na clockwise. Huwag pong pabalik-balik. Huwag po yung ganito, ganito, ganito. Magulong paghahalo. Isang halo lang po. Yan. Gusawin muna po natin yung ating egg yolk. Ngayon po, tapos na po natin nahalo ang ating itlog na egg yolk. Ilagay na po natin yung ating malapot na gatas. 2 malapot na gatas.
graduate lang po, ubos na sa lata. Sayang po yung ating mga gatas. Kaya gamit po tayo ng spatula. Now, ubos na po natin yung ating apat na malabnaw na gatas. Pagbuhos po natin, huwag po natin na itataas para hindi po siya masyadong magbababos. Kailangan mababa po ang lagay natin ng ating gatas. Bali, apat po ang ilalagay natin. So, ulitin ko po, sa dalawang malapot, apat na malabnaw at 16 na egg yolk, ang magagawa po, 6 marianera. Na large. Ayan, nakalimutan ko po pala, hindi po medium large. Kung gusto niyo naman pong maparami, pwede rin pong medium. Nasa sa inyo po. Anyway, kahit large po ang gamitin natin, wag po natin masyadong punuin. Para makagawa tayo ng marami. Now, nalagay na po natin yung ating condensed evap milk at egg yolk pinagsama-sama. Maglagay naman po tayo na 2 tagkakalahating cup ng sugar. White sugar. Ayan. 1 2 Para po hindi po siya masyadong matamis, tagkakalahati lang po ang nilalagay ko. Anyway, isang buo na po, 2 buo na pong malaki yung ating ebak. So, tatlong llanera po, isang malapot, 2 malabnaw, 8 itlog, at half cup of sugar. Yan, halo-haloin lang po natin. As I said before, isang halo lang po, huwag pabalik-balik, huwag pa ganito, huwag pa ikot ng pa-left, huwag pa ikot ng pa-right. Puro right lang po, puro right. Puro right or puro, kung puro left lang po. Kung puro right, puro right. Then, pag naglalagay po tayo ng ating gatas, siguraduhin po natin mababa ang pagkalagay natin, huwag mataas para hindi po siya gaanong magbabos. Mamaya po, sasabihin ko sa inyo yung sekreto kung paano natin mapapakrimi at walang butas ang ating leche flan. Karamihan po kasi sa gumagawa ng leche flan, ang reklamo po nila ay butas-butas sa gitna at malabsa. Meron po tayong sekreto kung paano po hindi po siya nagbababos at hindi po butas-butas ang ating leche flan at hindi po nila napapapino. Now, haluin lang po natin siyang maigi. Hanggang mag-combine po lahat yung ating sangkap. Karamihan po sa iba gumagamit ng lemon, ginagasgasan ng lemon. Ako po hindi na. Kasi po yung lemon, medyo hindi po siya tatagal masyado. Ito po, pag walang lemon, tumatagal. Now, tapos na po natin nahalo. Ayan po, hindi naman po natin maiiwasan minsan na magbababos dahil sa paghahalo po natin. Ngayon po, ito po, tapos na po siyang nahalo. Hayaan lang po natin siya ng 1 oras o 2. Minsan po, mas maganda po, magdamag pa kung gabi gagawin para lahat po ng babos bababa sa ibaba. Ayun. Bago po natin ilagay sa ating llanera, hayaan muna po natin siya ng mga 1 to 2 hours or magdamag para lahat po ng bubbles sa taas, yung pagkahalo natin, mag-flat siya lahat at bumaba sa baba ang lahat ng bubbles.
Ngayon po, nakagupit na po tayo ng ating ilalagay na aluminum foil na pambalot. Ayan. Kagaya nga po nung nasabi ko sa inyo, asa sa inyo po kung ilang scoop ng gata, kung ilang scoop ng sugar ilalagay nyo. Sa akin po kasi half sugar lang ang nilalagay ko sa isang llanera kasi po sinasaalang-alang ko po lahat ng mga diabetic. Now, natapos na po yung isa't kalahating oras o isang oras na ating pagtitining ng ating tinimplahan na leche flan. Sasalain na po natin siya sa isang malinis na lampin. Gagamit po tayo ng malinis at puting lampin. Ilalagay po natin sa ating strainer. Kita nyo po, pumalik po lahat dahil tinining po natin siya ng isa't kalahating oras. At po ng himulmol ng ating itlog o kung ano man po ay tumaas. Ngayon po, sasalain po natin siya sa isang malinis na lampe. Lagay na po natin siya sa ating llanera. Pag po magta-transfer po tayo, ibababa po natin yung ating strainer para po hindi po siya mag-bubbles ulit. Siguraduhin lang kung mababa ang ating pagkalagay at dahan-dahan. Kaya po naglalagay po tayo ng strainer para lalo pa po siyang maging kino. Ayan po. Siguraduhin lang kung mababa ang pagkalagay natin. Huwag po natin itataas. Ilagay ko na po siya sa ating llanera. Ayan po, kita nyo. Ubus po. O, pusado ko po yan. Sa 4 na malabnaw, 2 malapot, 16 na itlog, magagawa po siyang 6 na llanera na large. Ayan. Pag nalagay na po natin siya sa llanera, hayaan lang muna po natin siya ng mga 30 minutes uli sa ating llanera bago po natin siya i-steam. Pag po nag-steam tayo, slow fire lang po. Pakuluin muna po natin yung tubig natin sa ating steamer. Katapos po, pag kumukulo na, ilagay na po natin ang ating leche flan. I-slow fire na po natin siya ng mga 45 minutes. Ayan po, oh. Tingnan po natin ito. Yung pong bubble, medyo tatanggalin po natin yung mga bubbles. Ayan po, sa taas. Hayaan lang po natin siya ng mga 30 minutes pa para lalong magbaba pa ating maging creamy po lalo ang ating leche flan at walang butas-butas. Pino po siya pag naluto. Pag po itinaog natin, ang ganda po tignan, creamy po siya. Melty leche flan. Kaya sa mga nagtatanong po, kuminsan nung nagbi-business po ako kung bakit medyo mataas ng konti ang ating leche flan. Kita niya naman po kayo na pong humusga kung ano ang aking timpla. Ang ginagamit po nating gatas ay original. Puro original po tayo. Ngayon po, sinalang ko na po siya. Gawin po natin ang pagluluto ng 45 minutes na slow fire. Sabay-sabay ko na po siya sa dalawang steamer ko po. Isa sa kalang, isa po sa aking pang-steam. Yan, takpan muna po natin siya 45 minutes. Slow fire po tayo. Kailangan po nakatining po ng husto yung ating paglagay sa llanera ng ating tinimplahang leche flan. Pag nilagay po natin, hintayin muna po natin bumaba lahat ng bubbles.
Hayaan lang po natin sa llanera muna bago natin isalang ng mga 20 minutes or 30 minutes. Ayun po. After po ng 40 minutes, tignan po natin siya. Dampian lang po natin sa kamay. Pag wala na pong sumama, ibig sabihin luto na. Pero meron pa po siya, kaya hindi pa po masyado. Takpan muna po natin siya uli dahil meron pa dumikit sa ating daliri. Konti pa po, mga 5 minutes pa po. Ngayon po, tapos na po yung 45 minutes natin. Ayan po, luto na po ang ating leche flan, creamy leche flan. Palalamigin lang po natin siya bago po natin siya itataob. Ayan o, kita nyo po ang kinis-kinis ng pagkagawa. Mamaya po, pag tinaob po natin yan, mas lalong creamy yan at pinong-pino. Make sure po na palalamigin muna po natin siya bago po natin siya itataob. Para po mag-mold. Tapos, ito naman po ang ating ngayon po, tingnan nyo, oh. Creamy po siya. Sa loob, wala po siyang butas. Ayan. Look. Ganyan po, lalabas ang ating creamy leche flan. Wala po siyang kabutas-butas sa loob. Sa gilid lang po, ang pangit tignan kasi pag inanong po natin sa kutsilyo at tinaob, kailangan paiikutan po natin siya ng kutsilyo para pag taob natin, dun lang po lumalabas na pangit. Pero pagdating po dyan sa loob, tingnan nyo, oh, creamy, wala pong butas. Ayan. Nakalahati na po ni Cesar. Ayan na po ang ating finished product ng leche flan. Ayan, nakita nyo po. Wala po siya. Ito po yung